Isa pang kongresistang dinapuan ng COVID-19 ang namatay. Sa South UP, Maguindanao naman, sinailalim sa lockdown ng isang barangay at ang compound ng munisipyo. Darito ang unang balita. Kabilang ang isang opisyal sa dalawang bagong kaso ng COVID-19 sa South UP, Maguindanao. Dahil dyan, sarado ang compound ng munisipyo hanggang September 11 para sa disinfection. Naka-lockdown din ang barangay Poblacion, Timanan hanggang September 20. Limitado ang galaw ng mga residente at sarado ang mga establishmento maliban sa mga naghahatid ng pangunahing pangangailangan. Papayagang dumaan ang mga pribado at pampublikong sasakyan pero hindi sila maaaring magsakay o magbaba. Matapos tamaan ng COVID-19, pumanaw si Sorsogon 2nd District Representative Maria Bernardita Ditas Ramos. Sinuspindi ang privilege hour ng Kamara kahapon para mag-ali ng gasal para sa kanya. Si Ramos ang ikalawang kongresistang nasawi sa COVID-19, kasunod ni Senior Citizens Party List Representative Francisco Datol Jr. Sa Dumaguete, Negros Oriental, nagkalat sa tabing kalsada ang mga gamit ng face mask. Pero sabi ng mga otoridad, agad naman yang nilinis ng mga sweeper at dinidisinfect bago itapon kasama ng ibang hospital waste. Isa namang sasakyan na puno ng PPE ang nagdulot ng takot sa isang quarantine facility. Pangamba ng mga naka-quarantine, baka raw mahawa sila ng virus. Paliwanag naman ng mga opisyal, binilad lang ang mga PPE sa araw para mapatay ang virus. Susunugin din daw ang mga ito. Sa La Paz, Leyte, isinumbong ng isang concerned citizen sa lokal na pamahalaan ang mga face mask na nakakalat sa isang isolation facility para sa mga umuwing locally stranded individual. Nagkalat din ang mga upos ng sigarilyo at mga plastic. Natatakot ang concerned citizen na makapagdulot ang mga ito ng sakit, lalo na't napabalitang nagpositibo sa swab test ang ilang nasa pasilidad. Wala pang pahayag ang nangangasiwa sa isolation facility. Yan ang unang balita. Darlene Kai, buong puso para sa Pilipino.